ng hapon po. Ako rin naman po ay i-share ko lang po yung mga napag-samahan namin ni Brother Inting sa panahon na nandyan ako sa set my spirit free na talaga naman na hindi kami mag tama yung sinabi ni Father, hindi talaga kami magkasundo. Pero sa pamamagitan na hindi kami magkasundo, doon ko talaga na naramdaman na walang malisya ha, walang malisya. Doon ko talaga naramdaman yung kung paano si Brother Inting na magsabi sa akin na, Carmen, huwag ka masasaktan na yung sinasabi ko sa iyo, para sa iyo yun. Yung sinasabi ko sa iyo na itinutulid lang kita dahil, oo, mas matanda ka sa akin sa karunungan, sa pagkanta, sa pardal. Alam ko nung yung pinanggalingan mo na mayroon nagtuturo sa iyo. Sabi ko, kaya lang, sabi niya, sa akin, mga experience ko lang ito na, ano yan, na natanggap niya sa sarili niya na pinagkalooban siya ng karunungan ng Diyos, na hindi man siya nag-aral, na wala man nagturo sa kanya, pero naitaguyod niya kung paano siya binigyan ng karunungan magtugtog ng gitara. So mga kapatid, na talaga naman si Brother Inting, malaking itinulong diyan sa Sit May Spirit Free, diyan sa kanyang pamilya, dito sa kanyang tirahan na kasama niya yung kanyang mga una nabubuhay pagkapatid niya, ipag niya ngayon, mga pamangkin na lang ang nakasama niya. Pero naramdaman niya yung pagmamahal niya, binigay niya doon sa kanyang mga mahal sa buhay. At ganun din sa akin, ganun din sa ating lahat, lalo-lalo na dito sa Sit May Spirit Free, na diyan talaga siya natuto ng lahat-lahat na salita ng Diyos sa mga kung paano umibig, kung paano magmahal sa kapwa. Bagamat binata siya, sabi ko nga, kung nauna lang kita, Brother Inting, nakilala, siguro tayo nagkatuluyan. Pero hindi. Hindi, no? Kasi ano eh, na-viewda na ako, hindi ko naman sinabi na ma-viewda agad ako dahil siya nakaabang, ano. Pero hindi. Sabi niya, ano, Sister Carmen, walang malisya, walang ano. Pag-ibig lang natin sa Panginoon ang atin pinagsasamahan. Hindi malisya yan, hindi malisya po. Sa mga anak mo, kung dinadaanan kita, huwag silang mag-isip na malisya. Diba? Ganun ano? Kaya nga, sabi ko, Brother Inting, nung malaman ko na umano ka na, sana makarating ka doon sa paruroonan. Ay, tiyak naman, dahil wala siyang ginawa na pagkukulang sa ating Panginoon. Kaya, Brother Inting, huwag ka na mag-isip sa amin. Diyan ka na lang, panalangin mo na lang kami. Dahil alam ko naman na ikaw ang mananalangin sa amin. Dahil makikita mo na ang Diyos. Sa lahat ng inyong pinaghirapan ay susuklihan ng Diyos. Hindi ko na po mapahabain kasi meron pa magsasalita. Maraming salamat po.